No favorites. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Mga Gawa 10:34-35. Sa panahon ngayon, sanay tayong makita ng mga tao na gumagamit ng priority lane o nakakaranas ng special treatment. Madalas, sila yung mga PWDs, senior citizens o mga buntis. Tama naman na mabigyan sila ng priority sa mga pila at public transportation dahil hindi madali para sa kanilang tumayo o maghintay ng matagal. Pero may mga tao na nakakatanggap ng special treatment na hindi naman dapat. For example, may isang taong pumasok sa isang restaurant. Hindi siya pinansin ng guard dahil naka-shorts at chinelas lang siya. Habang naghihintay siya ng table, may pumasok na foreigner na ganoon din ang suot. Shorts at chinelas. Pero todong ngiti at friendly ang pagbati at pagsalubong ng mga guards doon sa foreigner. In today's verse, napaka-surprising siguro ang sinabi ni Pedro sa mga taong nakikinig. Akala kasi dati ng mga Hudyo, sila lang ang pinaboran ng Diyos. At ang mga hindi Hudyo o Gentiles ay never napapaboran ng Diyos. Pero mali sila. Walang itinatangi ang Panginoon natin. Hindi niya tinitingnan ang kulay ng mata o balat natin. Lahat tayo, Pilipino, American, Chinese o kung anumang nationality, ay mahal ng Panginoon. Namatay si Jesus para sa lahat ng lahi at ililigtas niya ang sinumang sasampalataya sa Kanya. John 3:16. Let's pray. Lord, Kayo po ang lumikha sa lahat ng tao sa mundo. Tulungan po ninyo ako na ma-appreciate ang iba't ibang nationalities that You have made and not to esteem one over the other. Dalangin ko rin na marinig ng lahat ang gospel at tanggapin Kayo, Jesus, ng mga tao as their Savior. Para sa ating application, minsan, meron pa rin tayong stereotypes tungkol sa mga taga-ibang bansa tulad ng Amerika, Japan, o China. This week, pumili ka ng isang bansa at mag-research tungkol sa mga tao dito. Kung may kilala ka na galing sa bansang yon, kausapin mo siya. Get to know what that person is really like para matanggal sa iyong isipan ang mga maling paniniwala o bias. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Mga Gawa 10:34-35. This is Iko Gonzalez, reminding everyone na mahal niya tayo anuman ang kulay o itsura natin.